Magandang gabi Pilipinas, mula rito sa Pag-asa Quezon City, narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Patuloy sa pagtaas ang temperatura sa malaking bahagi ng ating bansa, pero itong Mindanao at ang ilang parte ng Visayas nakakaranas ng mga pag-ulan. Dulot yan ang pag-iral ng ITCZ o itong Intertropical Convergence Zone. Sa ngayon, apektado nito ang buong Mindanao kung saan nga inaasahan na makakaranas ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan at mga tsansa ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha o kaya ay pagguho ng lupa. Maulang panahon din ang inaasahang iiral sa bahagi nito ng Southern Leyte at pati na rin sa Bohol. Sa ating mga nabanggit na probinsya at rehiyon, mag-ingat sa posibleng pagbaha o kaya ay pagguho ng lupa. Para naman sa Luzon, kasama na dyan ang Metro Manila, ganun din itong Visayas at yung natitirang parte pa nitong Mindanao, inaasahan namang makakaranas ng bahagyahan sa maulap na kalangitan maliban na lamang sa tsansa ng mga pulupulong pag-ulan o yung mga pagkidlat at pagkulog. Sa ngayon, wala naman tayong nakataas na gale warning, kaya naman malaya makakapamalaot lahat ng uri ng mga sasakyang pandagat, pero magdoble ingat pa rin saan man ang inyong destinasyon. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang Panahon TV. Experience the most engaging inquirer yet. Saan man ang lakad, importante ang maagang simula ng paghahanda para iwas hassle. Pwedeng sabayan ang pagsikat ni Haring Araw. Bukas sunrise natin along Metro Manila, ganap na 5:40 a.m. Si Haring Araw naman ay lulubog 11 minuto makalipas ang alas 6 ng gabi. Yan ang latest mula rito sa Pag-asa Quezon City. Ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si DZRH News, magandang gabi at mag-ingat po kayong lahat.